Bakit walang message card para kay bakit Daniel? Bakit natin ganyan? Ay, bakit wala? Kasi tinanong ko sa iyo kung si Julia at si Gerald magkatuluyan sa dulo. Ito bang si Katiel, sa tingin mo, sila yung magkakatuluyan, magiging mag-asawa sa future? Hindi ka nag-no-comment ngayon, ha? Yeah, sorry, ha? Tanong ng marami, hindi na lang tinuloy yung make it with you. Yay! Finally! Di ba parang katagal na rin ilang kasal? Hello mga ka-update! Ito po yung mami ko. Ito po si Mama Loy! Ito naman po si Papa o si Noe Diaz. Ano pa nga ba ang laging yung inihihilit sa amin? Tito mo na! Dali! Ang inay mo, Lolo, tinitinitan mo na lang. Tayo lang naman yung tao dito. Oh, anyway, alam mo naman, di ba? Dito lang naman tayo sa Coffee Project. Yes! Maraming salamat sa Coffee Project. At siyempre, yung nagpadala sa atin. Yes! Ang onions! Spanish sardines! Yes! Yes. Napakasala. Ay! Ang napakasala. Binigyan si Loy, binigyan ako. Yung yes. Nasa likod, hindi binigyan. Yes. Kaya, ay, binigyan siya. Ah, kaya ko galing sa'yo. Hindi, binigyan siya. Ay, ito naman. Wala pa rin reaction. Hindi siya binigyan. Ah. Wala na, no? Oh, anyway, ayan, Diyos ko po. Oh, bago ang lahat, happy birthday, DJ! Yes! Si DJ, kaya lang si DJ. DJ! DJ! Si DJ! Daniel John Ford. Yes! Si Daniel Padilla. Kumukunta ko si Daniel, sa totoo lang. Parang ang gaan-gaan niya. Basta... Magaan siya? Hindi, parang ang gaan-gaan niya. Yung nakakasalubong mo, parang ang aliwalas. Ang pleasant. Parang ang pleasant na. Oh. Parang una araw mo, parang hindi nakaka-stress. Oo, oh, diba? Diba? Kasi... Nakaka-mesmerize yung presence niya. Oo. Oh, kaya, love na love ko si DJ. Alam mo, correct. Hindi kami close ni DJ, pero... Pero alam mo yung respeto ng bata, every time we bump into each other. Gusto mo yun? We bump into each other, yeah. Ha? So, yung Tagalog, ito yung nagkakabungguan kayo. Sobrang napaka-marisket. Yes. Yun. Hindi yan na ano. Kasi itinuro niya ni Carla. Ay, si Carla kasi naka-showbase, even si Omen, yung dad niya, si Omen Padilla. Yun ang orientation nila kay Daniel. Lahat ng mga naabutan mo, lahat ng seniors, yes. Lahat ng nauna sa'yo, dapat ikaw ang magbibigay pugay. Siyempre, I'm sure na ipasa yan ni ni Kuya Germs, di ba? Kaya yung training nila sa dance entertainment niya, di ba? Correct. And speaking of Kuya Germs, naalala ko si Kuya Germs kasi ano siya, happy si Kuya Germs pag hinihingan siya ng 1,000 ni DJ. Talaga? Talaga? Yan si Kuya Germs eh, yung, kasi pa, inaanak na yan eh. Ah, si okay. Yung Kuya Germs, pwede namang pera o, di ba? Talagang naglalambing ganun. Naglalambing. Oo. Ano yan eh, parang kumbaga pinapatunayan pa rin ni DJ na kahit nandito na ako. Yes. Ito pa rin si Kuya James. Ninong ko, na malalambutan ko, na pinararamdam ko pa rin sa kanya na hindi pa ako mataas Kuya James, hindi, bigyan mo kong kaya. Ganon. Kahit naman tayo, diba, yung mga nanay natin, na kahit ako sa nanay ko, ganon. Mag-ano ako na, pero 50. Best. Yung dali-dali ko po yung nanay ko. Yes. Kasi nga, parang yabang nila yun, pride nila yun. Na hinihingan pa rin ako ng anak ko. Totoo, kahit, totoo. Kahit yung anak ko na nag-aabot sa akin, nagtatrabaho, hinihingan pa rin ako. Minsan nga, nakikipagunahan pa yung datay ko. Pag halimbawa ka, ay, ano na yung grab? 120 daw. Ay, ito may 120. Diba? Parang may sense of fulfillment pa rin sila na nakakapag-provide pa rin sila. Correct. Kaya, yun ang ginagawa ni DJ kay Kuya Jerms. Yes. Pero Naya, ang galing ni DJ. Biro mo, hindi siya natina. Kahit na nagkaroon ng issue yung community pantry ni Angel Locsin, tinuloy pa rin nila yung community pantry nila sa Tacloban. Oo, nakakatuwa. Diba? Tsaka bilang ito, ipagsisilebra din ng birthday. Yes. Ni DJ. Oo. Diba? Kaya sobrang pasalamat ni Ma'am si Carla. Sabi ni Carla, normally daw nag-celebrate sila mga pamilya.
Yes. Pero since hindi pwedeng magsama-sama, mm-hmm. kaya ang ginawa na lang nila ay nagpakain sila. Yes. Namudmod sila ng mga pagkain para yes. doon sa mga homeless, para doon sa mga nagugutom. True. In fairness naman to DJ. Oo! Si DJ, alam mo ba? Oo! Oh. Para rin si Robbie. Sobrang mababa ang loob, sobrang maawain. Sobrang matulungin, no? Oo, kasi nabalitaan ko si DJ, ha? Oh. So, sobrang loyal sa kanya ng makeup artist, yan niregaluhan niya ng kotse. Ay! Boga! Yes. Pwede mong mag-apply? Hindi ko alam kung makeup artist yun or basta isang staff ni DJ, niregaluhan niya ng kotse. Oy! Ganon siya. Si Robin ganon din. Oy! Sana all. Kaya nga nagpapasalamat si Ma'am Carla dun sa mga friends niya sa Tacloban. May nasusulat yan, Nay. Ah, talaga? Oo. Anong sabi? Ito po, oh. Basa. Maraming maraming salamat sa aking mga sangkay o mga kaibigan sa Tacloban sa pag-organisa ng pagkakawang gawa. Ito ay buong puso nilang ginawa para sa pagsalubong sa kaarawan ni Daniel. Mabuhay kayo, aking mga kaibigan. Masayang maging bahagi ng paghatid ng tulong sa kapwa. To God be the glory. Oh, tapos may picture ng mga pinamigay nila sa pantry. Diba? Kahit hindi kami close ni BJ, basta parang lagi kong gusto niya yakapin si DJ. Ay, ako din naman. Gusto ko siya yakapin. In fairness. In fairness. Napaka... Yakap lang? Yakap lang talaga? Sobrang hikpit na yakap. Aww. Walang halik? Puta ka. Walang kasi hindi gusto lang... Aray! Gusto lang naman. Hindi ko sinabi. Hindi halik. Oo nga, beso. Ay, ganun naman si DJ. Nagbe-beso din yan. Yakap pa yan. Yakap. Padilya-padilya. Diba? Mukha naman talaga yata na yung ano eh, talagang marespeto, mapagbigay, tsaka mapagmahal itong si DJ. Kaya nga diba, ang ganda-ganda ng message sa kanya ng nanay ni Kat Bernardo. Oo. Oo, diba? Very mother-in-law-ish yung mother-in-law-ish yung ano. Saan sinula? Saan binulat? Ay, ito oh, nasusulat. Ayan, ito yung Instagram post ni Mami Ming. Ang basa. Happy 26th birthday, Supremo DP! Mahigit na 10 taon ka na naming nakilala. Mula nung nagsisimula ka pa lamang magbinata, nakita ko ang kalokohan at kapilyuhan mo sa lahat ng bagay, pero napagdaanan natin lahat ng mga yan. Nakita din namin lahat ang tunay na Daniel John Ford. Maalaga, mapagmahal at mabait na anak at kapatid. Ngayon, muling nadagdagan na naman ang 10 taon ng iyong edad. We always pray that God bless you more, gives you strength and teach you more additional knowledge to face the future. Oh, ang ganda ng message. Biyena na biyena. Diba, no? Eh, pero na iba't ganun? Kanina pa ako research ng research dun sa Instagram ni, ano, ni Kat. Oo, oh, wala akong makitang message niya. Babasahin ko sana sa libro ng chika. Bakit walang message si Kat para kita niya? Kaya laging ganyan. Bakit? Pag nag-work yung artista na, ano, kalabdig, kailangan meron ka. Pwede eh, namang din wala, Joy. Kasi hindi naman natin alam, baka si Catherine pinili niya na mas batiin in person si DJ kesa sa social media lang, di ba? Yung kasi nasanay kasi tayo, nasanay yung mga netizens na kailangan pwede ni DJ. Kailangan meron si Catherine na message sa Instagram. Ay, bakit wala? Siyempre. Eh, sa lahat ba ng pagkakataon, dapat pag may celebration, dapat i-post? Diba? Hindi naman. Hindi naman natin alam na mas gusto ni Catherine yung nagkikita sila in person. Mm-hmm. At doon niya babatiin. Eh si, alam na si PJ, walang pakialam sa mga post. Talaga ba? Wala siyang mga pakialam dyan. Importante kayo. Kasi ang mga pamilya, personal. Eh kasi syempre, di ba, yun lalo tayo mga fans, di ba? Lagi tayo nakatuto kung ano yung mga sasabihin nila sa isa sa mga alam. Messages. Yung nakaalam. Diba? Nag-expect din kasi yung ibang fans oh. kung may message si Catherine. Ako naman, ang feeling ko, hindi naman kailangan dapat lagi i-post yung pagbate. Pwede naman personal. Pwedeng through text, pwedeng magtawagan lang sila. Tapos na, kailangan i-post. Or kaya baka po ano ha, meron siyang post sa iba niyang social media account. Baka Instagram lang ako nag-search. Oh, paki-message paki below. Lagi natin dito. Message
message niyo po kami below, ha? Para na, i-shake niyo naman sa amin. Dali! Pero na isa tingin mo, kasi tinanong ko sa'yo kung si Julia at si ano, Gerald, magkakatuloyan sa dulo. Ito bang si ano, Katniel, sa tingin mo, sila yung magkakatuloyan, magiging mag-asawa sa future? Yes. Ay, without batting an eyelash, ha? Yes. In fairness, hindi ka nag-no-comment ngayon, ha? Yes, sorry. Una, wala tayong nababalitaan na may naling okay. Even kay Daniel. Lalo ng pang lalaki, marupok yan. At saka ang padilla talaga ng kumagmahal ng babae, di ba? Totoo. Eh, wala naman tayo. May nababalitaan ba tayo kay DJ? Wala naman. Wala. So, feeling ko, talagang nakatutok lang ang panahon, ang atensyon at ang emosyon ni DJ kay Katrin. At saka na yun, no, yung pag may mga property sila na tatayo ba, yung ano, lagi rin kasama. Nagkakasama sila, alam ko, ewan ko, kung tama yung nabasa ko na 3 years from now, magpapakasal na sila. Ay, talaga? Oo, basta nabasa ko yun somewhere na 3 years from now, papakasal na sila, kaya ngayon pa lang, ay yung kanilang tahanan na ibinubuo na nila. Wow! At saka wala, ang ending naman talaga sila. Kasi wala tayong mabalitaan na may ibang nalilig sa kanila. Uy, kung nag-chismis man lang sila, wala. Sana all. Diba? Diba? At saka si Daniel, ano, parang lumang tao yan. Conservative. Oo, lumang tao yan. Hindi naman yung mga tugtog na gusto niya. Oo nga. Diba, puro mga old songs. So parang, may pagka-conservative na sila. Si DJ. Nakaka-excite naman yan kung sila magkakatuluyan 3 years from now. Yes. And ay, sa tingin mo, si Liza tsaka si ano, Enrique, sila rin kaya magkakatuluyan? Ako, sinabi ko rin sa kanila, oh. Oh. Kasi, wala naman akong nababalitang nalilig ni Liza. O kay, ano, kay Ken. Wala. Oo. Ewan ko. Basta sa akin, ha, wala. Parang talaga yung, ano, no, pag nakita mo sila, parang destined kayo na talaga yung for life. Oo. Pero nakakatuwa na, ya, kasi para dun sa mga fans na mga nakamiss kay, ano, Lisket, di ba? Mapapanood na naman sila sa TV. Ulit, di ba? Ang Dolce Amore. Yes! Magbabalik na sa free TV. Correct. So, syempre, ituloy yung Dolce Amore, yung magbabalik, ibig sabihin na baka naman sabihin niya, part 2 ito. Oo nga, ano ba ito? Hindi. Ito pa yung dating napanood sa ABS-CBN. Ah. So, yan, Loy, mapapanood sa A to Z. Yes! Sa Channel 11. Yes! At sa Kapamilya TV. Yes! At saan pa nga ba? Sa I1TFC at saka sa Kapamilya Online Live. Yes! Actually, may pinagawa ang ABS-CBN fraud sa listin. Ano? Yan, panoorin yung chance sa Dolce Amore. May ginagawa sa kanila? May ginagawa sa kanila. Bilang additional to. Ay! Inay, bakit ang tanong ng marami, hindi na lang tinuloy yung ano, Make It With You? Bakit nag-repeat performance na lang yung Dolce Amore? Okay, yung Make It With You, naabutan siya ng lockdown. Mm. So, nahinto pansamantala. And then, hanggang sa magbabalik sila, hindi na nakumpleto yung cast kasi may kanya-kanya na silang ginagawa nung nahinto ito. So, in the end, wali. So, hindi siya nabuo. Kasi hindi naman po pwedeng silang dalawa lang ang artista. Sa bagay. Tapos mag-uusap na lang sila through FaceTime. Totoo. At saka na yung parang mahigit isang taon na yung nakalipas, baka nakalimutan mo na kung ano yung huling episode. Bago mo dudugtungan, ano? Just they want to continue the Make It With You. Hindi nakakayanin kasi yung mga ibang cast ayaw rin mag-work. Tama. Diba? So useless. So natigil na siya. Tama. So yung itong kompletong Dolce Amore ay palalabas. Yan! Diba? And I, after nitong Dolce Amore ba, meron pa tayong aabangan? Chikahan mo naman kami ng konti. Please, eh, meron din pong gagawin. Ayoko nang ano kasi lalo, may si OG, lagi nang may gagawin, may gagawin. Wala naman. Ayoko nang gaman niya. Kasi lalo yung lalo itong inauudlot. Dapat pasimula na sila, Loy. Ay, talaga. Boom! Gumanon yung COVID cases. Ayan. Kaya na, syempre, sadali muna. O, awat muna. Ayan, naawat na naman, naudlot. Ayun. Ganon. Pero pasasaan ba't magkakaroon din ang katuparan na kahilingan ng maraming fans yes. na
mapanood ulit ang Tambalang Miske. Yes. At ito na nga, ano, in the meantime, di ba? In the meantime na wala pa pong bago, correct, ating pong balikan ang magandang mga eksena sa Dolce Amore. Yeah. At least, no, merong mapapanood ng mga ang Miske. Yeah. Okay. Kaya bakit tayo magpatuloy, Nay? Oh. Batiin muna natin kasi Country's Pride ito, ang isa pa nating kapamilya, si Kit Thompson. Nanalo siya ng Best Actor para doon sa kanyang pelikula na Belle du Lour. Ang galing niya doon. Diba? Saka ano, masarap siya doon. Ay, anong lasa? Masarap. Sabi masarap. Sana patikin. Ay! Congratulations, Kit Thompson! Yes! For winning the Remy Award for Best Actor sa Panorama Asia at the World Fest 54 sa Houston. At yan ay dinirect ni Atty. Georgie Alonso. Yes! First directorial job niya. Ay, ako po nag-style dyan! Yes, stylist na ako ng pinitulan niya. Congratulations! Makinis talaga si... Oo naman! Makinis! Babaeng-babaeng. Alala ko kasi yung eksena. Oo, diba? Ang galing niya. Tsaka nagpakita ng makinis yung puwet niya. Oo! Parang ganito yung puwet niya. Ano yung ikit eh? Ganyan, no? Ganyan? Oo, yung puwet niya. Ayan. Ayan, ginawi. Diba? Ay, hindi! Mas makinis dyan! Mas makinis pala dyan. Sa pis niya ni Tita Jegs, mas makinis yung puwet ni ano, Kit Thompson. Pero yung mukha niya, umuutot din niya. Pinanindigan ko na dyan sa loob. Anyway, congratulations again, Kit Thompson. Yes. Isa sa mga mahuhusay na actor ng kasalukuyang panahon. Totoo. Ayan. At syempre, magsisimula na rin, Loy. Ah? At mukhang pinahuhulaan na kung sino gaganap sa Dr. Forster or yung sa Korean, yung The World of the Married. Yes. Sino raw ang gaganap na now first wife tsaka yung second wife sa Philippine adaptation. Yung kapit na naging second wife tsaka yung lalaki ko sino na lumabas na sa PEP kung sino? Hindi, yung parang hula nila or meron silang source na lumabas na ang gaganap daw ay si Sanjo Marudo yung husband. Ay, pwede. Yung kapit at yung second wife ay si Sue Ramirez daw. Ay! Tapos yung first wife ay si Jody Santa Maria Mango. Ay! DJ! Natural, Santa Maria. Abangan natin kung totoo yan dahil hintayin natin mag-announce ang ABS-CBN. Oo. Kung sila ngang tatlo ang bango na yung gaganap. Eh, naiti ka lang. Dati di ba may chika na ano, kay Judy ang dapat yan bibigay yung role na yan. Ay, oo. Oo. At nabalitaan din natin yun at may nag-chika nga rin sa akin. Ewan ko kung true ha. Hmm. Na dapat nga si Judy Ann. Pero, tinanggihan ito ni Judy Ann dahil nga may mga love scenes, may kissing scenes. Ah. Eh siguro kay Judy Ann, eh, bilang pagrespeto na rin na meron na siyang pamilya at baka ayaw din ni Ryan na konsigyo. So siguro kinonsider din niya ni Judy Ann. So nagpaka-misis siya. Napanood mo na ba yun? Oo! Sinabangan ko yan laging gabi-gabi. Nakatutok yung nanay at tatay ko na. Gusto ko malamang kung sino ang gaganap na anak. Ay, so, parang napaka esensya. Ako parang lugaw. Esensyal ng character na. Pero meron kang gustong ano eh, actor na gumanap dun sa ano eh, dun sa bidang lalaki. Oo, gusto ko si Jericho. Diba? Si Echo. Oh. Kaya nakaka-excited ko pa paano yung ataking gagawin nung Philippine adaptation, diba? Oo, correct. At kung na-excite tayo dito, syempre na-excite din tayo para kay Camille. Yes! Dahil nga, diba, Nay, nung birthday niya, si Vice Ganda, nagbigay ng message sa kanya na medyo nagkaroon ng mga buzz yung mga netizens. Na, sinabi na sabi na niya ang showtime. Oo, dahil sabi ni ano, wag mo kami iiwan, ganyan, chuchu. So, inisip yung iba, naipit na rin ba si Karil? Mga ibang bakod na rin ba siya? Iwan na niyang showtime. Filmstar.com ay kinumpirma ito na finally daw ay buntis na. Yes! Yay! Finally! Di ba parang natagal na rin nilang kasal? Oo. Ang taray, buntis na si Karil. Kasi dati ayon na ayon ni Karil. O parang na ano si Karil, nalulungkot siya pag merong ano.
po, matagal na kayong married, kailan nyo balak mag-anak? Ay, yung mga nakaka-pressure na mga comment na gano'n, ano? Ba't wala ka pang anak? Ay, ilang taon na si Karin, di ba? Tinignan ko yung chan ko. Kita, iyan. Lumingon to na siya kanina, tawag mo siya. So anyway, ayan, dahil napunti sa si Camila, ayan, binabati natin siya. Yeah! Ayan, hindi siya pwede pang ma-pressure. True! Dahil na, siya ay nakatakda na maging nanay. Yeah. Alam mo si Carilla, sa ano ha, sa mga hindi nakakalam, sobrang mahilig sa bata si Carilla. Wow. Oo. Alam mo ba kaming ni Karel, no? Supporter kami ng Child House Foundation. Ah. Diyan sa, yes, sa may si Katuna. Na si Karel ang laging physically present sa mga okasyon. Aktibo siya. Aktibo siya. Aktibo siya. Mas active siya kaysa sa akin. Pero kaming dalawa sumusuporta doon. At si, I'm sure, ang mga bata doon sa Child House Foundation ay tuwan-tuwa. Yes. Dahil magiging nanay na finally, yes, si Camila. Yan. Talagang everything happens in Papa God's perfect time. Correct. Diba? Deserve ni ano yan, ano? Deserve ni Camila. Dapat nga pag nagkaanak siya, magbuntis pa siya ulit para at least makadalawa man lang. Agad-agad? Ay, 40 na siya, di ba? 40 na siya, oh, nung birthday niya. Oo, oh, so 40, buntis siya, 41, mga anak siya, 43. Dapat may isa na siya din para makadalawa. Yes. Oo. Yun pala yun, baka kaya sinabi ni Vice na ano, huwag silang iiwan kasi nga syempre baka mamaya ano, mag-focus sa motherhood, di ba? Ang next naman sana mabalitaan natin ay si Vice, ganda. Nabuntis na si Vice? Hindi, nagkakaroon siya ng anak. Ha? Tutupad na niya yung pangarap ng nanay niya para sa kanya na para saan itong mga pinatayo mo, anak? Akala ko magbubuntis eh. Ayan. Tapos ko talagang dream ko yan for Vice. Oo oh, nga. Na magkaroon siya ng sarili niyang anak na through this similia. Yes. Malay mo na eh, kasi diba, oh, nagkaroon ng anak si Anne, si Jong Hilario, tapos ngayon si Karin, o oh, baka naman mamaya mainggit ang lola, oh, diba? Baka naman Vice. Yes. Anyway, congratulations Karin. Yes. Maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre, ito po yung mga nikon. Ito po si Mama Loy. Huwag po kalito nang i-click ang notification bell na andyan po sa gawing kanan. Yes. Yan, aba, biglang na-appear na lang sa inyo, man-notify kayo na, aba, may bagong chika ang showbiz, ang Mama Loy at Mama Ox. Yes! Diba? Ganun yun ang gawin ninyo sa personalan na to. Yes! O TDS personalan na to. Yes, kasi saan meron tayong bagong post doon ay. Naku, may appearance dun si Mami Soul, tsaka si Erin. Di ba, panoorin nyo yan ang saya. Yung inis ng kalooban mo dahil sa selos, nabubuisit ka sa kanya. Ibig sabihin, duda ka na rin sa pagmamahal ng partner mo sa'yo. Ano to? Sabi ko na haba eh. Sabi ko na haba. At syempre, mga kanya-kanya namin channel. Yes, ang Mama Loy po, please subscribe to my channel po. Malapit na po tayo mag 100,000! At syempre, ang OGPS channel, maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, baka pwede niyo mang i-like. At mag-comment na rin kayo below. Yes! Diba? Maraming salamat po. Ituro po niyo ni Kod Papa House and OGPS sa lagi sasabi ni papaalala sa inyo na sa tuwing higising po tayo, ito yung mga gawang noon po tayo makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi nyo iniinginit sa amin? Ichika mo na! Dali! Nakakaloka naman siya. Sabi mo, nagagalong tayo ako. Oo nga. Tapos ito lalabas. Yun ang aking anak. Oo, diba? Oh, edma pa rin ang puta.